Kabanata 6. There was a strange buzzing in her ears. Kanina pa yun nagsimula, nang hagan siya ni Arlie. At hanggang ngayon ay patuloy ang tila paghuni sa mga tainga ni Gwyneth. Hindi pa rin yata nakababalik sa katawang lupa niya ang kanyang kaluluwang tumalsik kanina, papunta sa Saudi Arabia. At ang bruho, matapos bulabugin ang kanyang mundo, ay tila ba wala lang na nagpaalam na. Eh malamang nga, wala lang sa kanya ang namagitan sa inyo. Which means, basta nga kakaisa sa kanya. Alam mo lang ang nagdadrama-drama lang kayo. Gusto mo pang seryosohin ngayon. Ilang beses na niyang pinagalitan ang sarili. Pero tulala mood pa rin siya. Hindi lang naghang ang utak niya. Nag-crash na. Reformat na ang katapat. Don't tell me na mag-e-emote ka na naman dahil sa pagkikita niyo ni Randall. Todo ang pagkabusangot ni Prieda nang sabihin yon. Pero pasalamat na rin si Gwyneth sa maling akala ng kaibigan. Mas ayaw niyang mabuking nito ang tunay na dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Hindi naman. Sus, parang hindi kita kilala. Hindi nga. At napakaluwag sa pakiramdam ni Gwyneth ang realisasyon na nagsasabi siya ng pawang katotohanan lang. Hindi siya nagpapa-emote sa pagkikita nila ni Randall. Hindi naguguluhan. Hindi nangungulila sa lalaki. Hindi naaatat na maibalik ang kanilang kahapon. Because finally, her eyes had been opened to the fact that her ex-boyfriend was a jerk. Dahil may pagkukumparahan na siya, sumulpot sa diwa ni Gwyneth si Arlie. At noon niya gustong magpa-emote. Noon siya nangulila. Noon nakadama ng kalungkutan. Silly. Pero ang mas silly ay ang patuloy na pag-ugong sa mga tenga niya. Idagdag pa ang lihim na pag-asam niya na sana ay maulit muli ang paglapat ng mga labi ni Arlie sa kanyang mga labi. Sir, kumain na po sila. Ano ka mo? Ipinilig ni Arlie ang ulo. May sinasabi ang tauhan ni Tito Dan at kailangan niyang intindihin yon. Pinakain niyo na po yung mga biik na nandyan. Bakit nilalagyan niyo ulit ng pids ang kainan nila? Napatingin sa ginagawa si Arlie. True enough, he poured another bucketful of feed into the trough. Tuwang-tuwa tuloy ang masisibang biik. Sabi ko nga. Natawa ang tauhan. Absent-minded ka, sir? In love ka siguro. Biniro pa siya nito. Hindi yun biro sa kanya. Totoo. In love siya. Inaamin naman niya. In love siya kay Regine. Ang kaso, hindi ito ang laman ng kanyang isip. Ang dahilan kung bakit nakatamo ng ikalawang grasya ang matatakaw na biik ay si Gwyneth. Muntik maibuhos ni Arlie ang natitirang pids sa mga biik nang matukoy kung ano ang kanyang inamin. But there was no use or sense in denying it. Si Gwyneth nga ang iniisip niya. Kaya naa-absent-minded siya. Panay ang rewind sa kanyang gunita ng isang partikular na tagpo. Iyong paglalapat ng mga labi nila. May dahilan siya sa kanyang ginawa. Matinong dahilan. Ang hindi niya maintindihan o maipaliwanag ay ang naramdaman ng mangyari yon. Hindi rin niya matukoy kung bakit habang nakikipagtitigan kay Randall ay gusto niya itong bangasan. Ang ideyang paulit-ulit na inuto at sinaktan ni Randall si Gwyneth ang dahilan. How could the church hurt someone like Gwyneth? Nandoon na siya. Napakasandaling panahon pa lang niyang nakilala ang dalaga. Pero sa kabila nun, ay natukoy na agad niya na tapat at wagas itong magmahal.
na mukhang sinasamantala ni Randall. Try telling yourself the same thing. Parang sinampal si Ardy nang sinabing yon ng isip niya. Hindi ba't pareho ang kategorya nila ni Gwyneth? The jerk doesn't deserve her. Anong isipan niya? The same way, Regine doesn't deserve you. Naglaro sa imahinasyon niya ang itsura ng katipan. Naalala rin niya ang sinabi sa kanya ng daddy niya. May genetic weakness daw yata pagdating sa pag-ibig ang kalalakihan sa lahi nila. Kapag nagmahal daw kasi sila, totoong hahamakin nila ang lahat. Which could be a bad thing. Mabuti ang daddy niya at ang matinong mami niya ang nasumpungan. Pero siya, napahugot ng hininga si Ardy. Muli niyang pinalinaw sa alaala ang anyo ng katipan. Regine was lovely. No doubt about that. She was accomplished too. Isa ito sa mga nagtatap lagi sa sales sa pinapasukang real estate firm. If only she did not treat him like a doormat. If only she did not treat him like a doormat. Because you let her. Napatingin si Ardy sa mga biik na nagkukumahog sa paninimot ng pagkain. May nagsabi sa kanya noon na, "You should learn to follow your own advice." Alam niya ang tamang payo. Ang problema lagi, hindi niya sinusunod. It's about time I stood my ground. Nagawa naman na niya ng ilang buwan. Itutuloy na niya. Nakadama siya ng iba yung lakas ng paninindigan. And he started to see a faint glimmer of hope. "I can't believe I'm doing this," usal ni Gwyneth. "Bakit? May masama ba sa ginagawa natin?" Nagulat siya nang magsalita si Ardy. Hindi niya napansin na isatinig niya ang iniisip. No, walang masama sa ginagawa nila. Kahit pa hayon sila. Nagsosolo sa madilim na kabukiran. Magkatabi sa pagkakahiga. Wala silang masamang ginagawa. Pero kuunti na lang ay aasamin na niyang sana ay pasukin ng malisya ang pagkatao nila. Ngaling-aling sampalin ni Gwyneth ang sarili. Was there something wrong with her? Para namang mag-isip siya ng kahalayan. Gayong napakamaginoo ng kanyang kasama. Kanina lang ay inimbita sila ni Ardy. Mag-picnic daw sila sa bukid. Sa gabi, dahil may magagandang pwedeng makita na hindi nakikita pag maliwanag pa. Hindi na nagulat si Gwyneth na tumanggi si Prieda. Tsaka nito pinandilatan si Yoli para ipahiwatig na tumanggi rin. Siya ang pinilit ni Prieda na sumama kay Ardy. Pero kahit hindi yun gawin ng kaibigan, ay talagang sasama siya. At hindi niya yon pinagsisisihan. Kanina ay nasampulan na nila ang isa sa mga sinasabi ni Ardy na magandang makikita sa gabi. Pinuno ng alitaptap ang isang malaking puno. Misto na iyong Christmas tree na napapalamutian ng kumukuti-kutitap na Christmas light. It took her breath away. And she thanked Ardy for showing her such a wondrous sight. "Hintayin mo pa mamaya," anito. Isa lang sa mga atraksyon ng gabing yon ang tanawin. Itagdag pa roon ang masarap na hapunang dala ng binata. At ito pa roon mismo ang nagluto. Marami ng version ng adobo ang natikman ni Gwyneth. Pero isa ang luto ni Ardy sa patok sa kanyang panlasa. Hindi na mauubusan ng magandang katangian ang lalaki. Nagsindi ito ng sulo. Isinuksok sa lupa. Para na rin silang nagsalo sa dinner by candlelight. Pero daig ang dinner by candlelight sa isang restaurant dahil sa kabukiran. Ang tubong nila ay ang langit. At ang dekorasyon niyon
ay ang laksa-laksang bituin na animoy kumikislap na pilak na ibinudbod sa kadiliman. It made the evening more romantic. Matapos ang hapunan ay naglatag ng dayami si Ardy. Sinabi na nito iyon ng nakapal na kumot. Tsaka siya inanyayahang mahiga. Ilang seduction scenes ang nag-flash sa diwa ni Gwyneth. Kasama ang napakahalagang katanungan. Kung iseseduce ba siya nito, ay papayag siya. Hindi niya alam ang sagot, pero natakam siyang masubukan ang kanyang paninindigan. Kaso ay hindi nangyari. Walang kinalaman sa kahalayan ang pagyaya sa kanya ni Ardy na mahiga. Gusto lang pala nitong komportable nilang mapanood ang buwan. May sini sa buwan? Tumago sa isipan ni Gwyneth nang sabihin yun ng lalaki. Pero taig pa ng blockbuster na pelikula ang tumambad sa kanyang paningin. May lunar eclipse. At dahil doon ay nagkulay pula ang buwan. Tumagal lang iyon ng ilang minuto bago unti-unting bumalik ang pinilakang liwanag noon. She almost clapped her hands. Ang daming masasayang gimmick na nalalaman ang lalaking to. At ang sarap katabi. Her skin was tingling wherever it was in contact with his. Pasimple patuloy siyang kumilos para lalong mapadikit dito. Ang landi mo, girl. Pero kibir. Maglulumanti siya hanggang gusto niya. Total ay malaya na siya. Yes! Free! Wala na sila ni Randel. At kahit patuloy pa rin ito sa pagtawag at pagpapadala ng sweet text messages sa kanya, ay animo na kargahan ng matinding antivirus ang kanyang sistema. Hindi iyon nakokorrupt. And it felt so good to be able to say no to her ex-boyfriend from hell. Napakislot siya nang may kamay na dumantay sa kanyang braso. Kung siya ay pasimple pa ang ginagawang pagtaiti, si Ardy ay nandakma na. Teka, dalagang Pilipina ako. Pero wala namang dapat ikabahala si dalagang Pilipina. Sinalat lang pala siya nito. Giniginaw ka na yata. Ang lamig mo eh. Ani Ardy. Hindi, ganyan lang talaga ako. Tutol niya. Mahirap na. Baka biglang magyayang umuwi ang binata. Ay nag-e-enjoy pa siyang makasama ito. Huwag mong mamasamain ang gagawin ko. Para lang huwag kang malamigan. Anang binata at kasunod niyon ay niyakap siya nito. Hindi niya mamasamain. Sa halip, mas dapat yatang samantalahin. Dahil promise, ang sarap sa pakiramdam. Lalo na nang sapuhin ni Ardy ang ulo niya at idantay sa dibdib nito. Wow! May nagdiwang sa pagkatao ni Gwyneth. And suddenly, the full moon seemed so much brighter. The night air so much fresher. And the whole world a more wonderful place. Nakakadala yata ang romantikong ambiance ng paligid. Natutokso siya na lalong magsumimsim sa katabi. O mas mabuti pa ang iangat ang mukha at umasa ng buong taimtim na maisipan itong halikan siya. Hala, sobrang landi mo na. He shifted ever so slightly. And she found herself nestled more tightly against him. Ang init ng katawan nito ay tumatago sa kanyang balat. At lalo pang pinapatingkad ang nakakakiliting mga sensasyong kanina pa nagpaparamdam sa kanya. Ah, kaunti na lang at itotodo na niya ang paglulumandi. Pero naunahan si Gwyneth ni Ardy. Isang mabisang kilos lang at natagpuan niyang halos magkadikit na ang mukha nila.
Napabasa niya sa mga mata ng lalaki ang intensyon nito. Sana nga lang ay tama ang basa niya. Nabalak siyang halikan nito. Dahil kung hindi eh, ako na ang hahalik sa kanya. Bitin na kaya siya. Palapit na nga ng palapit ang mukha ng binata sa kanya. Hanggang sa kahininga na lang ang layo ng mga labi nito sa mga labi niya. Pero sa huling sandali ay may nahagip yata ang ngilid ng paningin ni Ardy. Look! Nag-angat ito ng mukha. Tumingin sa langit. A falling star. Kahit falling moon pa yan, wala akong pake. Halikan mo na ako. Gustong isigaw ni Gwyneth. Pero naalala niya, dalagang Pilipina nga pala siya. Napilitan siyang pumihit para tingnan ang itinuro nito. Make a wish. O joke ni Ardy. Isa lang ang wish na pumasok sa isip ni Gwyneth. Nasilayan ni Ardy ang panimulang sibol ng liwanag na hatid ng paparating na bukang liwayway. Paano ay hindi siya natulog magdamag? Ni hindi sinubukan pa dahil alam niyang malabong mangyari yon. Not with the way his feelings were charming. Isipin lang niya ang gabing pinagsaluhan nila ni Gwyneth ay para na siyang nakaigahan ng 1 litrong kapeng barako. Iyong pinakamatapang na blend. Kagaya rin ng kaping barako, nakakanginig ang alaala. Hindi naman X-rated ang ginawa nila. Ni hindi nga siguro pang PG. They just kiss. That was all. And so gently at that. Pero naman, ang emosyong binuhay niyon sa kanya, nakakawindang. Lalo pang nakakawindang ang ideyang nangyari yon sa loob ng napakaigsing panahon. Kung namatayan siya, nasa mourning period pa siya. Pero bakit parang hindi pang mourning ang kanyang nararamdaman? Imbes ay pang mourning. Umaga, mukhang liwayway, na kadalasan ay inihahalin tulad sa bagong pag-asa. He felt, well, hopeful, but happy too. Happier than he had been in a long while. Mas masaya pa kaysa sa noong unang pagkakataon na nag-break sila ni Regine, pagkatapos ay nagkabalikan. At sa totoo lang, kinailangan niyang sagarin ang imbak niya ng pagkamaginoo para huwag palalimin ang halik ng kanyang sinimulan. Naluwas yon sa ipinag-uudyukan ng kanyang puso't isipan. Lalo naman ang mga labi niyang takam-takam sa matamis na mga labi. But it was way too soon. Kaya nagpreno siya. It was the smart and right thing to do. Yun nga lang, sa kakaisip sa nagdaang gabi ay hindi na naman siya mapakali. Nagring ang cellphone niyang naiwang nakapatong sa kama. Si Gwyneth agad ang kanyang naisip. Kagaya ba niya ay hirap itong makatulog at naisipan siyang tawagan? Sana. Halos madapa siya sa pagmamadaling abutin ang nag-iingay na cellphone. Dinala niya yon sa tenga matapos pindutin ang button. Hello there. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang tinig.